Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring paki-like ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates. Ang pagpapatuloy ng ating kwento, pinamagatang My Love. Ramdam na ramdam na ni Alice ang pagwawala ng kanyang mga bituka. At nangangamba siyang baka kainin na ng big intestines niya ang kanyang small intestines. Wala na munang pride sa loob-loob niya. Dali-dali na siyang sumakay sa kotse nito at kaagad na isinara ang bintana. Sabal-sabalsad dinala si Alice ni Jacob. Isang restaurant iyon na ang specialty ay inihaw na seafoods. Ang mga diners ay sabalsa sa dagat kakain. Iginaya siya nito patungo sa maliit na kubo kung saan sila magpe-place ng order. Dahil sa gutom ay 3 putahe ang ini-order niya. Pagkatapos nilang umorder, ay sinamahan na sila ng waiter patungo sa isang balsa. Hinawakan siya ni Jacob sa siko upang alalayan niya ito sa pagsakay sa isang balsa. Naramdaman niya ang bolta-boltaheng kuryente na dumadagsa sa kanyang sistema. Sanhi ng pagkakahawak nito sa kanya. Napatingin naman siya rito. Ngumiti ito sa kanya na lalo namang nagpakabog ng kanyang dibdib. Ilang hibla ng buhok ay tumabing sa mukha ni Alice dahil sa kalakasan ng hangin. Hinawi iyon ni Jacob at inilagay sa likod ng kanyang tenga. Hindi niya malaman ang iisipin sa ginawa nito. Lalo tuloy na bumilis ang tahip ng kanyang dibdib. Magkaharap sila nito, ngunit noon lamang siya nakaramdam ng pagkailang dahil matiim itong nakatingin sa kanya. Bakit? Tanong niya rito. Nating? Noon, kumalam ang sikmura niya. At batid niyang narinig nito ang pagkulo ng tiya niya. Napahiya naman siya. Napakarong timing naman ito oh. Himutok niya sa kanyang sarili. Bakit naman kasi dito pa tayo kakain? Ang tagal dito ah. Gutom na ako. Dinaan niya sa pagmamaktol ang pagkapahiya. Hindi na ito nagkomento. Bagkos ay malutong na tawa ang naging tugon nito. Habang hinihintay nila ang inorder, ay tila bigla na lamang silang nagkahiyaan. Hindi siya makatingin dito. Umiiwas din ito ng tingin dahil nalimunan niya itong nakatanaw sa dagat. Kinuha niya ang pitsel sa mesa at nagsalin siya ng tubig sa baso. Ininom niya iyon upang mabawasan ang pangangasim ng kanyang sikmura. Oh, baka mamaya hindi ka na makakain yan. Ani Jacob. Huh? Ako pa? Kahit isang buong baka, kaya kong kainin sa gutom ko. Aniyang ikinunot pa ang ilong. Napangiti si Jacob habang nakatitig kay Alice. This woman is really something. Walang kiyeme o anumang kaartehan sa katawan. Natural na natural. What you see is what you get. Kung nagugutom ito, ay inaamin at kung naiinis ay sinasabi. Hindi tulad ng ibang babaeng nakilala niya na panay pa cute ang nalalaman. Kahit malipasan ang gutom ay okay lang, basta masabing mahina kumain. Puro kaartehan at pilit ng ngiti ang ipinapakita ng ibang kababaihang nakilala niya.
Naalala niya ang tagpo sa dining table sa bahay ni Alice. Muli siyang napangiti. Kabaligtaran ito ng tiyahin nito. Ang tita charming nito ay katulad ng dati niyang naging girlfriends. He liked women na punong-puno ng grace. Iyong feminine na feminine ang datingan. Naka-tie-dyed shirt ito ng red, yellow, and green na ang may imprentang mukha ni Bob Marley sa unahan. Maluwang na pantalong maong at pulang sneakers ang suot nito. Matamaan siyang nakatingin dito. Pakiramdam niya ay malalampasan nito ang mga naging girlfriends niya noon. He wondered why. Hindi rin niya maintindihan kung bakit sa lahat ng babaeng nakilala niya ay dito lamang niya nailabas ang isang parte ng pagkatao niya na hindi niya alam na nag-e-exist pala. Before he met Alice, hinding-hindi niya kayang mag-imahe na maaari siyang makipag-asaran sa isang babae, to the point na magagalit na ito ng todo. He couldn't explain kung bakit hinahanap-hanap niya ang pag-aasaran nila nito. It gave him a different kind of nagulantang siya sa pag-iisip nang dumating ang energy waiter na dala ang pagkaing in-order nila. Nang makita ni Alice na papalapit na ang waiter, ay lalong nagwala sa gutom ang sikmura niya. Pakiramdam niya ay tutulo ang laway niya nang malanghap niya ang amoy ng inihaw na isda at manggang hilaw na may bagoong. Nang mailapag ng waiter ang pagkain, ay kaagad siyang sumandok ng kanin at kumuha ng ulam. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ni Jacob. Wala naman siyang dapat ikahiya rito dahil napahiya na siya rito ng todo nang masaksihan nito ang ginawang panlalait ng kanyang tiyahin sa kanya. Panay ang subo niya ng pagkain. Sabik siya na mapunan ang sikmura. Akma siyang susubong muli nang magulantang siya sa malakas na tawa nito. Bakit? Nagtatakang tanong niya rito. Kaya ka napapagilitan ng tita mo eh. Nakangising sabi nito. Wala naman siya rito ah. Saka kahit andito siya, wala akong pakialam. Mabuti na rin yung wala siya rito, kundi baka sa gutom ko, siya masigang ko. Sinigang na yung spare ribs at masarap kaya yun. Walang gatol niyang sinabi. Hindi niya kayang ikubli ang hinanakit sa kanyang tiyahin. Lalong lumakas ang tawa nito. Saglit siyang napatitig dito. Bakit parang ang gwapo-gwapo yata ng tingin ko rito? Bakit parang mas sexy ang tawa niya kaysa kay Lenny Kravitz? Gutom ka lang. Saway naman ng isang parte ng utak niya. Inignora na niya ang naisip at ipinagpatuloy ang maganang pagkain. Bahagya siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan pagkatapos niyang kumain. Tila nabigla yata ang tiyan niya sa dami ng kanyang nakain. Hindi muna niya ito niyayang umuwi dahil pakiramdam niya ay ang kanyang tiyan ay hindi na niya kayang dalihin. Inisip niyang baka habang nasa biyahe ay biglang mag-alboroto ang tiyan niya at magsimula siyang kagaya ng babae sa advertisement sa TV. Nang isang tissue paper ang drama niya. Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang dumighay ng malakas. Napatingin siya sa paligid. Sa takot na pati ang mga katabing kumakain sa kalapit nilang mga balsa ay narinig na iyon. Mistula kasing nag-erupt ang Mayon Volcano sa tunog ng dighay niya. Natutop niya ang kanyang bibig
kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi niya sa hiya. Lalo pang nag-init ang mukha niya nang makitang tawa ng tawa si Jacob sa kanya. "Excuse me?" Kiming sabi niya. "You're excused." Natatawa pa rin sabi nito. Sa katatawa naman nito ay ito naman ang napadighay ng mas malakas pa. Nagkatinginan sila nito at sabay na napatawa. "I had a wonderful time." Nakangiting sabi ni Jacob kay Alice. Hindi niya malaman ang kanyang isasagot. Nag-init na naman ang mga pisngi niya at nais niyang pagalitan ang sarili. "Feeling mo, binobola ka lang yan." Sa kanyang pagkabigla ay hinawakan nito ang kamay niya. Napatingin naman siya rito. Seryoso ang ekspresyon ng mukha nito habang nakatingin sa kanya. Ako rin. Tugon naman niya. "Shit! Ano ba ito? Nahawakan lamang nitong kamay ko. Nanginginig yata ang laman ko." Hinawakan siya nito sa baba at bahagya ay yung itinaas. Inilapit nito ang mukha sa kanya at para siyang the remote control na laruan na sumunod lamang dito. Kapwa silang nagulantang nang bigla na lamang bumukas ang pinto sa tabi niya. "OMG! Si Spare Ribs! Is that you, Jacob?" "Oh, it's you!" Maarteng sabi ng tiyahin niya at pagkatapos ay siya naman ang binalingan nito. "Alice, pumasok ka na. Masyado ka ng ginagabi ah." "Mabuti na lamang at inihatid ka ni Jacob. Kanina pa ako nag-aalas sa'yo." Exaggerated na sabi nito. Nais na niyang ipitin sa braso ang lieg ng tiyahin niya. Subalit nagtimpi na lamang siya. Bumaling siya kay Jacob at aktong magpapasalamat nang mukling sumingit si Spare Ribs. "Go!" Utos nito sa kanya. Napilitan na siyang humakbang papasok sa bahay. "Nightcap?" Anito. "Sure." Ani Jacob. Napasimangot siya nang marinig pa ang usapan ng mga ito. Nakapagbihis na si Alice ng damit pantulog nang makaramdam siya ng pagkauhaw. Nagpasya siyang bumaba upang kumuha ng maiinom. Dinig na dinig niya mula sa kusina ang matinis na halakhak ng kanyang tiyahin. Batid niyang nasa likod bahay ito kasama si Jacob. Ayaw sana niyang sumilip, subalit na intriga siya ng husto. Patingkayad siyang lumapit sa bintana upang tanawin ang dalawa sa likod. Nakaupo sa swing ang tiyahin niya habang nasa likuran nito si Jacob. Nagsalita ito at humalakhak naman ang tiyahin niya. Nagmamadali na siyang bumalik sa silid. "What was I thinking? Napaka-stupid ako talaga." Galit na sabi niya sa sarili. Si Jacob ang tipo ng lalaki na napakapalikero. Hindi nga ba't kaya lang naman niya ito nakilala ay dahil kay Keisha. Dinadala nito ang tindera, hindi naman ito related dito. Meaning, nililigawan nito si Keisha. At ngayong wala si Keisha, ay ang tiyahin naman niya ang pinopormahan nito. "Eh, ako, napagtripan lamang naman siguro ako nito. Tinitingnan lang kung papayag akong pahalik. At ako namang papanis-panis kung hindi pa dumating si Spare Ribs ipapayag nga." Sermonya sa isip niya. Malamang na pinagtatawan na siya nito, nagsusuplada pa siya. Iyon pala naman
ay papayag naman siyang pahalik dito. Hindi na ulit, Jacob. Manigas ka riyan. Masakit ang ulo ni Alice nang magising kinabukasan dahil napuyat siya sa pagngingit-ngit. Ayaw pa sana niyang bumangon, subalit kailangan niyang pumunta sa tindahan niya. Nagmadali siyang maligo at pagkatapos ay bumaba na siya upang mag-almusal. Laking pasalamat niya dahil wala sa hapagkainan ang kanyang tiyahin. Ang mga magulang lamang niya ang naroroon. Oh, iha, kain na. Anyaya ng mama niya. Naupo siya sa kaharap na silya ng kanyang mama. Tumusok siya ng hotdog at sisinubo iyon. Ma, hanggang kailan ba si tita rito? Tanong niya rito habang panay ang nguya ng hotdog. Sabi niya'y matatagalan daw siya rito. Maikling sagot nito. Napasimangot naman siya bigla. Good morning, everyone. Sabay na napalingon ang mga magulang niya sa likuran niya. Hindi na siya nag-abalang lumingon dahil alam niyang ang tiyahin niya iyon. At kung bakit masayang-masaya ang boses nito ay ayaw na niyang alamin. Pakiramdam tuloy niya ay lalong sumakit ang ulo niya. Nakipagbeso-beso ito sa kanyang mama. At nang lumapit ito sa kanya, ay mga lingali na niyang busalan ng hotdog ang bibig nito. Matapos nitong magbeso-beso sa kanya, ay pumwesto na ito sa tabi ng kanyang mama. Mukhang masayang-masaya ka yata ah. Tanong ng kanyang mama rito. Well, I guess, ito na ang pinakamasayang vacation ko dito. At para pangang nagdadalawang isip na ako kung mag-stay ako na ako rito for good. Nakangiti pang sabi nito. Nais niyang himatayin sa narinig dito. Really? That's good news. Nakangiti rin sabi ng mama niya. Really good news. Ngumiti pa ito ng makahulugan. Parang alam ko na yata. Anang mama niya. Tumawa pa ito ng matinis na talagang nagpainis sa kanya. I need to go. Nagpaalam na siya sa mga ito at saka bumayo. Pero Alice, hindi ka pa tapos kumain. Singit naman ang kanyang papa. Ano kaya ang dahilan kung bakit masaya ang tiyahin niya? Para sa mga susunod pang kaganapan, ay maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates!